Ngayong February 27 sa Miami o February 28 naman dito sa atin sa Pilipinas, kakaharapin ni Saul Canelo Alvarez si Avni Yildirim para depensahan ng kanyang WBC at WBA World Super Middleweight Belts. Pero kahit nga matagal-tagal ng mandatory challenger itong si Yildirim ng WBC, ang karapatan naman niyang ito para lumaban sa kampiyonato ay hindi ganong binibigyan ng halaga ng mga eksperto sapagkat ayon sa kanila, eh napakababa raw ng kanyang tsansa para makascore ng upset. Kumbaga sa isang ang naniniwalang mananalo si Yildirim, eh 50 naman dito ang para kay Canelo. At sa panayam nga ng boxing scene dito sa Mexican champion, hindi umano niya kailangang magpaliwanag at wala siyang pakialam dahil kahit sino naman daw ang kanyang kalaban, eh hindi pa rin naman daw magiging masaya ang kanyang mga kritiko. Halimbawa na nga lang umano noong labanan na talunin niya si Callum Smith na number 1 sa 168 pounds. At taliwas nga doon sa inaasahan ng karamihan na magiging punching bag lamang daw si Yildirim kontra kay Canelo. Eh para sa defending champion ay malakas naman na laro umano ang nakikita niya sa kanyang challenger. Sambit nga nito na, "I see a fighter that goes forward obviously. He has a lot of courage. He can be dangerous at any moment because he is a strong fighter. There's no doubt that I'm a fighter that has more qualities, obviously. But in boxing, you must always, always be aware." Samantala sa kabilang balita naman, lumabas na po ang poster para sa nilulutong promotion sa Dubai ngayong April 3. Ang main event nga po dito ay ang bakbakang Jamel Herring versus Carl Frampton para sa WBO, World Super Featherweight Belt. At sa undercard naman ay mapapasama ang dalawa nating kababayan na sina Donnie Nietes at Albert Pagara. Pero as of now, wala pa pong pinapangalan ng katapat. Matatanda ang sabay din sana noong Disyembre na magkakambak sina Nietes at Pagara. Pero ang natuloy nga lang po dito ay si Albert na nilabanan ng kapwa Pinoy na si Virgil Puton kung saan naman nakuha ng dating ala boxer ang panalo via unanimous decision matapos ang 8 round. Ngayon ayon po sa scoop na nakuha ng Real Fight PH, ito pong si 4 Division World Champion Donnie Nietes na bagamat mahigit 2 years nang na-lay off, eh posible umanong maparaanan na makunan ng title eliminator match sa kanyang comeback fight ngayong April 3. At itong araw ay pwedeng sa IBF o WBO. Good news po ito dahil granting na manalo si Nietes, ang ibig sabihin, siya na agad ang priority para sa susunod na title defense ng may hawak sa titulong kanilang tatargetin. Kung ito po ay sa IBF, eh posible niyang makalaban sa inaharap ang reigning champion na si Jerwin Angkahas. Pero kung WBO naman, eh magiging rematch po ito kontra kay Kasuto Ioka. Pero sino nga ba muna ang mga posible niyang makalaban sa title eliminator? Bali dito ay mag-focus tayo sa top 5 ng bawat organisasyon. Sa IBF, bakante po ang number 1 at number 2. Habang number 3 naman si Jonathan Javier Rodriguez. Pero mukhang X na nga po itong si Rodriguez sapagkat napapabalitang ikinakasa na ulit ang naunsyaming laban nila ni Angkahas. Ngayon sa number 4 naman ay andito si Muhammad Obadi. At sa number 5 ay si Francisco Rodriguez Jr., ang fighter na tinalo na noon ni Nietes way back 2015 para depensahan ang hawak niyang WBO World Light Flyweight Belt. Sa WBO naman, number 1 si Sri Saket Sorong Visay, number 2 si Francisco Rodriguez Jr., number 3 si Yanga Sikibo, number 4 si Mac Williams Arroyo, at number 5 naman si Pedro Guevara. Mukhang mahirap-hirap na pamimili ang gagawin ng ating pambato, pero ganun talaga. Kung gusto niyang mapabilis na makalapit sa championship, kailangan niyang mag-take ng risk. Saka parang hindi naman din pamimili ang gagawin niya dahil depende pa rin sa organisasyon kung sino ang sasabihin nilang eligible na lumaban sa title eliminator.